at anak. Matinding koneksyon ang namamagitan sa dalawa. Pero paano kung itakwil ng anak ang kanyang ina? Narito ang kwento ni Carla, ang anak na ikinahiya at itinakwil ang sariling ina. Bata pa lamang ay madalas nang mabuli si Carla ng kanyang mga kalaro. Halimaw ang nanay niyan. Yan ang madalas silang tukso sa kanya. Umuwi siyang palaging masama ang loob. Naabutan niya ang kanyang ina habang nagbabalot ito ng uling na ilalako. Pinakatitigan niya ito. Sunog ang halos kalahati ng mukha nito, ganun din ang kanang braso. Napatingin sa kanya ang kanyang ina at ngumiti. Babatiin pa lang sana siya nito nang bigla niyang sinabing, "Ang pangit mo kasi, patituloy ako, nahahawa sa tawag nilang halimaw sa'yo." Galit niyang sabi saka nagtuloy sa kanilang kwarto. Bakas sa mukha ng kanyang ina ang sakit ng kanyang sinabi. Magmula noon ay hindi na niya pinakitunguhan na maganda ang kanyang ina. Madalas ay palagi na lang siyang nakasinghal dito. Tanga, bobo, pangit at halimaw. Yan ang kalimitang sinasabi niya sa kanyang ina. Nasasaktan man ay tahimik na lamang itong tumatalikod. Alam niyang umiiyak ito sa tuwing tinatawag niyang ganon. Pero imbes maawa ay mas lalo lang siyang naiinis dito dahil para sa kanya ay paawa effect ng ito. Na mag-aral siya ng high school ay sa kabilang bayan pa siya nag-enroll. Halos 2 oras din na biyahe mula sa bahay nila. Pero wala na siyang pakialam roon dahil ang mahalaga sa kanya ay magkaroon ng panibagong buhay na malayo sa mga nakakakilala sa kanya. Sa tuwing tinatanong siya ng kanyang mga kaklase kung ano ang trabaho ng kanyang ina, madalas niyang sinasabi na businesswoman ito. Sa tuwing nagkakaroon naman ng meeting sa eskwelahan, ay pinapakiusapan niya ang nanay ng bagong kaibigan na ipag-meeting na din siya. Isang hapon, nang pauwi na siya sa kanilang bahay, ay nakita niya ang kanyang ina na binabato ng mga bata. Halimaw ka, sabi ng mga bata. Nagkalat din sa kalsada ang uling na tinitinda nito. Anak, tulungan mo ko, sabi nito nang makita siya habang patuloy na sinasalag ang mga batong binabato ng mga bata. Tumalikod siya at nagbingi-bingihan at saka dire-diretsyong naglakad pauwi ng kanilang bahay. Gabi na na makauwi ang kanyang ina. May galos ang mukha at binti nito. At kagaya ng dati, nakatalikod lang ito. Pero alam ni Carla na umiiyak ito. Nakaramdam ng saglit na awa si Carla sa tanawin na iyon. Pero sinawalang bahala niya yon. Tumayo siya at padabog na binuksan ang kaldero. "Kumain ka na. Sinabihan na kasi kita na kung lalabas ka, magtakip ka ng mukha." Pinunasan nito ang mukha saka humarap sa kanya. "Pasensya ka na anak." Maluha-luha pa rin sabi nito. Nakairap na tinalikuran niya muli ang ina. Nang dumating ang araw ng kanyang graduation, ay pinakiusapan niya ang kanyang teacher na kung pwede ito na lang ang umakyat ng stage. Nang itanong nito kung nasaan ang kanyang ina, ay nagdahilan na lamang siya na nasa trabaho ito at bawal umabsent. Suot-suot ang puting toga ay umakyat na siya ng stage nang tawagin ang kanyang pangalan. Ang kanyang teacher din ang nag-abot ng kanyang diploma. Nang humarap na sa kapwa mag-aaral para ngumiti, ay naitulos siya sa kanyang kinatatayuan. Ang ilan na sa mga estudyante ay napatingin din sa babaeng biglang pumasok ng stadium. Walang takip ang mukha nito, pero presentable naman ang kasuotan. Sa kamay ay may hawak-hawak itong regalo. Nang makita siya nito ay agad siyang kinawayan. Sabay bigkas ang salitang ayaw niyang marinig ng iba. "Anak!" Sambit nito habang masayang kinakawayan siya. Namula siya sa pagkapahiya na makita ang mga kaklase niya na nagbubulungan na. Bumaba siya ng stage. Tinanong siya ng kanyang teacher
kung yun ba ang kanyang ina. Pero tumanggi siya. Sinabi niya na hindi niya kilala ang babae. Businesswoman pala ha. Narinig pa niyang sabi ng isa sa mga kaklase niya na may inggit sa kanya. Umuwi siyang masamang masama ang loob. Inabot ng kanyang ina ang regalo nito sa kanya. Pero tinapon niya lang iyon sa basurahan. Mula noon ay nagpursige na si Carla para makatapos ng kolehiyo para makaalis sa tinuring na sumpang bahay. At nang makatapos nga, bit-bit ang ilang gamit ay umalis siya ng kanilang bahay nang walang paalam at lumuwas ng Maynila. 5 taon din ang lumipas. Si Carla ay may sarili na ding pamilya, mabait na asawa at isang anak na lalaki. Isa na din siyang supervisor ng isang planta. Kasalukuyang ginagawa ang extension ng planta na kanyang pinagtatrabahoan. Nang isang insidente ang nangyari dahil sa pagbagsak ng bakal sa ginagawang extension ng planta. Tiyempo naman na naroroon siya sa spot ng pagbabagsakan. Ramdam niya ang pagbagsak ng katawan sa lupa. Pero ramdam din niya ang mahigpit na kamay na biglang yumakap sa kanya bago siya nawala ng malay. Pagkagising ay mukha ng asawa niya ang agad na bungara niya. Tinanong niya rito kung anong nangyari. 5 araw na pala siyang walang malay. Isang matandang babae raw ang biglang tumakbo papalapit sa kanya nang makita nitong babagsak ang bakal sa kinatatayuan niya. Utang mo sa kanya ang buhay mo, Han, sabi pa ng kanyang asawa. Nasaan siya? Tanong niya sa asawa na may halong kaba. Han, noong araw na iyon, niyakap kanya. Napahiga kayong dalawa at sinalo lahat ng katawan niya ang bakal na bumagsak. At diretso itong tumama sa kanyang ulo. Wala na siya, Han. Patay na siya. Malungkot nitong sabi. Natigilan si Carla. Hindi siya makapagsalita. Ibang kaba at paninikip ng dibdib ang nararamdaman niya. Hindi niya pansin ang patuloy na pagpatak ng kanyang luha. Hindi siya pwedeng magkamali. Pamilyar ang mga kamay na yon. Pamilyar ang yakap na yon. Paglabas nila ng ospital ay nagpa siya ang mag-asawa na pumunta sa bahay ng matandang babae na nagligtas sa kanya. Tinatahak niyang muli ang landas na matagal na niyang itinakwil at nilimot. Ngayon ay naroroon muli siya sa isang munting kubo. Tiningnan niya ang loob ng bahay. Wala pa rin pinagbago. Isang matandang babae ang lumabas ng bahay. Pero hindi niya ito kilala. Sinabi ng kanyang asawa na siya ang babaeng niligtas ng matandang nakatira doon. Niyaya sila ng matanda sa likod ng bahay kung saan naroroon ang isang libingan. Isang puntod na may maliit na krus ang kanilang nakita. Nag-alay ang mag-asawa ng munting panalangin. Habang siya ay nakatitig sa puntod at sa larawang naroroon, hindi niya maiwasang maiyak dahil ang matandang babae na sumagip sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang kanyang ina. Alam niyo, namatay siyang ang tawag sa kanya ay halimaw, panimula ng matandang babaeng naroroon. Pero ganoon man ang kanyang naging anyo, ay busilak ang kanyang puso. Matagal na kami magkakilala ni Liza. Hindi ganyan ang itsura niya dati. Umalis kami sa aming lugar dala ng kahirapan at nakipagsapalaran sa Maynila. Mabuti na lang at tinanggap kami bilang kasambahay ng isang may kayang pamilya. Matagal namin silang pinagsilbihan, pero isang araw, pag-uwi namin galing sa simbahan, ay natatnan namin na nasusunog ang buong bahay. Sa kabila ng lakas ng apoy, ay naglakas loob pumasok si Liza para iligtas ang aming amo. Kumalat na ang apoy nang dumating ang bumbero. Maya-maya nun ay lumabas si Liza bit-bit ang isang batang babae. Iyon ay ang anak ng aming amo. Wala na isang galos ang bata, pero ang aking kaibigan
ay grabing pinsala ang natamo. Sunog-sunog ang kalahating bahagi ng mukha nito, pati ang braso at binte. Iyon ang dahilan kung bakit nasunog ang kanyang mukha at tinawag siyang halimaw. Nasaan na po ang bata? Tanong ng kanyang asawa. Wala kaming kilalang kamag-anak ng aming amo. Nasawi ang amo namin sa sunog, kaya nagpasya kami na kupkupin na ang bata. Ipinasya kong magtrabaho muli, at doon nga ay naging limitado na lang ang koneksyon namin. Napatingin sa akin na matandang babae. Halata sa mukha nito ang hinanakit. Hindi ko pa rin namalayan ang mga luhang dumadaloy sa aking mata. Itinuring kanyang anak, Carla. Nagsinungaling siya. Hindi niya sinabi na hindi siya ang totoo mong nanay dahil napamahal ka na sa kanya. Pinag-aral, binihisan at pinakain ka niya. Nagdoble kayod siya para mapag-aral ka. Pero ikaw, iba yung sinukli mo. Imbis kabaitan, ay puno ng pangungutya ang ginanti mo. Nang maglayas ka, ay ilang taon kanyang hinanap. Nang makita ka na niya, ay tuwang-tuwa siya. Pero nasa malayo lang siya noon. Ayaw niyang makita ng iba. Ayaw niyang mapahiya kang muli sa iba. Hindi siya nagkulang, Carla. Kung susukatin, ay ikaw ang labis na nagkulang at nagkasala sa kanya. Sabi nito na puno ng kinanakit ang kanyang mata. Iniabot sa kanya na matanda ang isang maliit na regalo. Saka ito umalis. Pamilyar sa kanya ang regalo na yon. Dahil yon ang regalo sa kanya ng kanyang ina noong graduation niya. Binuksan niya iyon at tumambad sa kanya ang isang manika. Palakip ng regalo ang isang maliit na sulat. Happy graduation day, anak. Pasensya na kung manika lang ang kayang iregalo ni nanay. Matumal kasi ang kita sa uling. Hayaan mo, sa susunod, ibibili kita ng gusto mo. Mahal na mahal kita. Nayakap bigla ni Carla ang manika. Napaupo siya sa puntod ng kanyang ina at humagulhol ng iyak. Nanay, patawad po. Tanging nasambit niya, pero alam niyang huli na ang lahat.